Kung ito ay rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Matapos pagbubugbugin ng mga batang tundo, ang nangihina at halos wala ng malay na si Tanggol ay hindi na nga pinayagan ni Edwin na sumahan pa ni Mukhang si Tanggol, kung kaya't dali-dali niya itong isinama dahil panigurado umano siyang may magtitimbre na sa mga pulis tungkol sa nangyaring riot. Kaya naman agad silang pupunta sa kanilang bahay at madadatnan nila si Aling Nita na nag-aantay. Sasabihin ni Nita na umalis ang kanyang tatay Marsing upang hanapin si Mukhang, ngunit hanggang ngayon umano ay hindi pa nakakabalik. Maya-maya pa ay darating ang mga kasamahan ni Marsing sa paglilimo sa Quiapo upang sabihin ang masamang balita kina Aling Nita na ang kanyang asawa ay na-hit and run, kung kaya't isinugod nila ito sa ospital. Di na nga nag-aksaya ng oras si Nanita at Mukhang at agad na nagtungo sa ospital at na malaman nila na kritikal ang lagay ni Marsing ay di na nga napigilang mapaisip si Mukhang sa sunod-sunod na kamalasang nangyayari sa buhay niya. Kung kaya't dito sinabi niya sa kanyang nanay Nita na kung hindi umano siya nag-ambisyon ng magarbong dibu ay hindi sana mangyayari ito, idagdag pa ang pagkakadamay niya sa kaso kinatanggol. Kinabukasan ay pupunta si Roda sa bahay ni na Marsing kasama ang mga taga-barangay, hindi para maningil kundi para palayasin sila dahil simula umano ngayon ay pagmamay-ari na niya ang bahay na yon. Dahil nga sa kasulatang pinirmahan ng mag-asawang Marsing at Nita at kahit anong paliwanag ni Mukhang na nasa ospital ang kanyang tatay ay hindi naman naniniwala si Roda dahil lumang gimmick na umano ito. Kung kaya't dito nag-init ang ulo ni Edwin at di niya napigilang saktan si Roda. At dahil napuno na rin si Mukhang dahil sa panggigipit at pang-iinsulto sa kanila ni Roda ay magagawa niyang tutukan ito ng lanseta para lang nga matahimik ito sa kada dakdak. Sa inyong palagay, mapipilitan na kaya si Mukhang na kumapit sa patalim para lang hindi tuluyang mawala sa kanila ang bahay nila at para may maipangbayad na rin sa ospital sa kanyang tatay Marsing? Kaya kung bago ka pa lang sa aking channel ay mag-subscribe ka na. At i-click mo na rin ang bell icon para updated ka sa pinakahuling kaganapan sa paborito mong teleserye, ang FPJ's Batang Quiapo. Hanggang sa muli, salamat!